Rosario, isang baryo na malapit sa estero ng Malabon. May laking 5 hektarya na kung saan may humigit kumulang na 850 pamilya o 6,000 katao ang nakatira. Ang mga bahay dito ay yari sa pinagkabit-kabit na piraso ng kahoy, lata, karton at plastic. At mararating sa pamamagitan ng mga tulay na hindi matitibay. Marami ng tao ang naaksidente at mga bata ang nahulog sa marumi at napakaitim na tubig ng estero. Tubig na nagsisilbing tapunan ng basura at talikuran na rin. Sa survey na isinagawa, 10% lamang ng mga pamilya ang may sariling talikuran at ang 90% naman ay binabalot ang dumi o kaya ay diretsyong inilalaglag sa tubig. 10% din ang bahagi na may sariling tubig at ang 90% ay umiigib sa poso. May 2 pampublikong poso. Ang tubig ay mabibili sa halagang piso hanggang 1.50 depende sa layo ng bahay. Sa baryong ito, ang mga nakatira ay walang titulo sa lupang tinitirikan. Ang upa sa kwartong parang kulungan ng hayop ay 50 piso hanggang 70 piso bawat buwan. Ang mabuti-buti ay 80 piso hanggang 100 piso. Sa Barrio Tanyong, nakatira ang mag-asawang Jaime, 24 na taong gulang, at Lucy, 27 taong gulang, pati na ang kanilang mga anak, sina Antonio, 8 taon, Jose, 5 taon, Marites, 4 na taon, at Rosario, 8 buwan. Isa si Jaime sa mga galing sa probinsya na lumuwas sa Maynila. Ang kanyang pamilya ay taga Pangasinan. Isang maliit na magsasaka ang kanyang ama. Hindi na nakasapat ang ani ng kanyang ama, kaya't nagpunta ang kanilang pamilya sa Maynila. Ngayon, si Jaime ay isang manggagawa sa isang talyer sa Malabon. Kumikita siya ng 50 piso isang araw, subalit ito ay kulang pa rin sa kanyang pamilya. Anumang tipid nila ni Lucy, ay baon pa rin sila sa utang. Kung namamalengke si Lucy ay pinagkakasya nito ang 20 pisong ulam sa 3 kainan. Kung minsan ay hindi na siya nag-uulam. Si Lucy ay tubong probinsya at nakaabot ng high school. Hindi sapat ang kaalaman niya sa pag-aalaga ng mga anak. Noong mga sanggol pa ang mga ito, siya ay pinagbawalang magpasuso dahil ayon sa doktor, siya ay may sakit sa puso. Malusog naman siya at nakakatagal sa paglalaba at pag-iigib ng tubig. Dahil sa payo ng doktor, pinalaki niya sa gatas kondensada ang kanyang 4 na anak. Kaya lamang, ang pagtimpla niya ng kondensada ay 1 guhit na gatas sa 7 guhit na tubig. Kung may pera sila ay bumibili siya ng nido. Ngunit ang pagtimpla niya naman ito ay hanggang sa makulayan na lamang ng puti ang tubig. Hindi niya alam ang wastong pagpapakain sa mga bata at naniniwala siya na ang kalamansi ay masama para sa mga ito. Dahil dito lumaking payat at masasakitin ang kanyang mga anak. Madalas silang inuubo, nilalagnat at nagtatae. Ang pinakamasakitin sa kanila ay ang bunsong si Rosario. Siya ang pinakapayat, pinakamaputla, at palaging nagtatae. Isang araw, si Rosario ay nagkasakit ng tigdas. Dinala siya sa malapit na health center kung saan niresetahan siya ng Mucolex. 34 na piso ang halaga. Keflex, 57 piso, at guanamycin, 24 na piso. Nang maubos na ang tigi-isang bote ng 3 gamot, ay hindi na nakabili ang mga magulang ni Rosario
dahil wala na silang pera. Hindi siya tuluyang gumaling, patuloy siyang nagtae hanggang matuyuan ng tubig sa katawan. Muli siyang dinala sa center, ngunit doon ay pinalipat siya sa pribadong ospital. Dito ay hiningan sila ng 200 pisong deposito. Buti na lang at may 250 piso na dala si Jaime. Sa pagtigil nila sa ospital ng isang gabi, ay umabot na sa 400 piso ang kanilang nagastos sa gamot, swero at mga eksamen. Umutang sila upang mabayaran ang ospital at nagpa siyang iuwi na lang si Rosario sapagkat parang patak ng metro ng taxi ang gastos nila. Labag ito sa payo ng doktor, subalit pinayagan sila ng ospital at pinabalik na lamang kung meron ang gagastusin. Nagpatuloy ang pagtatae ni Rosario. Lalo siyang natuyuan. Isang linggo ang nakalipas, namatay si Rosario.